Good evening, Tita. Katrina, binabawi ko ng kasunduan natin nun. Aling kasunduan? Na hindi natin pakikailaman ang isa't isa sa ating mga plano. Well, binabawi ko na yan ngayon. Ano bang gusto mo mangyari? Hindi ko na kaya ito mag-isa. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kita, Katrina. Kahit anong tulong, kahit anong paraan gawin natin, papabagsak ko lang ang korason na yan. Hindi ko maintindihan. Ba't kailangan pong maniraan dito sa ospital ng isa pang araw? Wala naman akong sakit. Hindi naman ako nabalian ng buto. Pero gusto lang talaga nilang maniguro na walang masamang nangyari sa'yo. Utos daw yun ang mama mo. Hanggang dito pa ba? Sunod-sunuran pa rin ang lahat kay mama. Hayaan mo na. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Pero sa bawat araw na nandito ako, malaki ang tsansa na mawala sa akin si Michelle. Kailangan ko na siya punta sa pinagtatrabahuhan niya. Kailangan na namin mag-usap. Talaga, Federico? Oo. Kailangan kong malaman ang tunay na damdamin ni Michelle. Kung may pag-asa pa sa pagsasama namin. Hindi niya magagawa yun. Sa kanya kayan gusto marinig. Anay Mila, kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Michelle! Ano ba naman, Michelle? Iwan mo na yan. Hinaharap ka na ng nobyo mo. Po? Hindi mo ba siya dadalawin sa hospital? Ang nalaman na sa hospital siya? Di ba ikaw nagsabi? O talaga, oo. Parang wala naman ako matandaan. Basta sinabi mo. Huwag ka nagpaligo-ligo ni Sir. Umalis ka na. Puntahan mo na siya. Ngayon din. Mahirap na. Maraming ahas sa paraiso. Ano ibig sabihin nun? Dami mo namang tanong. Basta puntahan mo na siya, ha? Siguraduhin mo lang na pupunta ka ngayon. Oh, paano? Ingat ka, ha? Bye-bye. Oliver, si Michelle to. Saan hospital ba naka-confine si Federico? Ano, Katrina? Patutulungan mo ba ako? Laban kay Corazon? Of course, Tita. Alam mo na maasahan mo ang tulong ko pagdating dyan. Pero sana naman, maasahan ko rin ang tulong mo pagdating sa problema ko. Ano ba ang gusto mo? Ang pagkasira ni Michelle. Ang kasiguraduhang mananatili silang hiwalay ni Federico. Ang katiyakang mababa sa akin si Federico. Si Federico ang habol mo? Yes, Tita. Then he's yours. You have my word on that. Kamusta ka na? Heto. Buhay pa naman. Anong nangyari? Maraming problema sa opisina. Kaya wala sa pagmamaneho utak ko. Hindi ko napansin yung paparating na sasakyan. Kaya ayun.
Sorry kung ngayon lang nakadalaw. Hindi ko alam. Bakit nga ba, Michelle? Tuloyan mo na bang inalis ang ugnayan mo sa amin? Kaya ba, hindi ka man lang tumatawag para sabihing okay ka? Kahit kumustahin man lang ako. Ganun ka ba kababa magmahal? Madaling mawala. Madaling makalimutan. Tito Jake, tanghali na po. Maaga pa. Iwanan mo na ako. May hinanda po akong almusal. Sabi po ni Dr. Anna, hindi daw dapat kinakalimutan yung almusal. That's the most important meal of the day. Oh, Nina, ano ba yan? Ha? Ay. Good morning po. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo iwanan mo na ako, ha? Ha? Pero baka tumating na po si Dr. Anna. Wala akong pakialam kung presidente pa dumating dito, ha? Iwanan mo na ako at matutulog na ako. Pero... Wala nang pero-pero, lumabas ka na, ha? Federico, kahit kailan, hindi ka naalis sa isipan ko. Ikaw pa rin ang mahal ko, wala nang iba. Hindi yun ang narinig ko eh. Kung ano man yung narinig mo, hindi totoo yun. Sino si Arceliana? Paano mo nakilala si Arceliana? Hindi ko siya kilala. Nung may nakakita sa inyong dalawa, magkasama kayo. At usap-usapan doon sa pinagtatrabahuhan mo. Palagi mo rin siyang inahapakan. Sa ba pinagpalit mo sa akin, Michelle? Wala akong pinapalit sa'yo, Federico. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang, wala nang iba. Katrina, look who's back. Ibig bang sabihin ito?
pati na kayong dalawa? Oo. Ay, salamat. Hindi ko na nga alam ang gagawin sa inyong dalawa eh. Halata namang mahal niyo ang isa't isa. Hindi lang kayo magtalpo sa gitna. Hindi na ngayon. Ayoko na mangyari uli ito. Buong gabi kong pinag-isipan na pag nagkabalikan kami ni Michelle, aalis na ako dun sa bahay na tinitira natin. Yun naman ay bahay namin ni Susan. Ayoko magsimula doon yung relasyon namin. Ang gusto ko, yung tayo titira sa bahay na binili ko para sa ating dalawa. Ibig mo sabihin? Oo. Ilipat tayo sa Quezon. Doon tayo titira sa mansyon binili ko kay Katrina. Oh, Vanessa, handa na yung hapunan kung gusto mo kumain sa baba. Wala pa si na Lola? Wala pa eh. Si Marie? Eh, mamaya na lang daw siya kakain. Kasabay nila senyora. Sip-sip talaga. Kung ganun, mamaya na lang rin ako kakain. Wala bang oras sabihin si Lola kung anong oras ang balik niya? Wala eh. Saka, nagmamadali siya umalis kanina. Parang may emergency. Ako, ang dami-dami nang tumawag dyan eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Kaya dinaan ko na lang sa taray. Lalo na dun sa batang tumawag kanina. Naku, ang dami-daming tanong. Sinong bata? Rina daw yung pangalan niya eh. Tumawag dito si Rina. At sino ba yun? Sinabi ba niya kung saan siya nakatira ngayon? Wala man. Ang sabi lang niya, may ibabalita daw siya tungkol kay... Tungkol kanino? Teka. Elma, Elsie, Ella. Tungkol kay Ella. Oh, ano bang problema mo, Vanessa? May alam siya tungkol kay Ella. Ano naman ba to? Akala ko si Marie lang problema ko. Pero mukhang bumabalik na naman si Rina. At baka makatulong pa siya sa pagbalik din ni Ella. Buisit talaga. Ano pa bang kailangan kong gawin para tigilan ako ng mga sampid na yun? Hi. Ba, laki yata ng ngiti mo. Mukhang maganda mood mo, ha? Nagkausap kami ni Federico. Maayos na kami. Talaga? That's good to hear. So, kailan ka babalik sa kanya? Bukas. Bukas na? Basta, alam mo naman siguro na okay lang sa akin kung dito ka pa rin. Para naman ma-maintain mo independence mo. Walang kaso sa akin yun. You know you're always welcome. I'm sure okay lang din kay Federico yun. Actually, hindi ko sinabi na nakatira ako dito. Ha? Bakit naman? Baka kasi ma-misinterpret yung sitwasyon. Ayoko lang ng gulo. How are you, Iho? Well, okay naman. At hindi ko na kailangan yung karagdagang test na hinihingi mo. I'm fine, I'm healthy. Isa pa gusto ko nang lumabas dito. Oh, siya. Malaki ka na nga pala. Hindi mo na kailangan ng isang mother na katulad ko. Siya nga pala. Si Katrina, nasan siya? Sabi niya, dadalawin ka raw ngayong gabi. Umuwi na siya, Mama. Kasama si Michelle. Mabuti naman nagkausap kay Michelle. Opo, at maayos na ho ang lahat. Alam mo na, love conquers all. Mama. Bakit ba lahat ng sasabihin ko sa'yo eh, meron ka masamang kahulugan? I mean what I say. Ibig ko sabihin, kahit na anong hadlang na madaanan ninyo, nalalampasan ninyo, dahil nagmamahalan nga kayong dalawa, di ba? And I'm happy for you, anak. Thank you, Mama. Sana, ito na ang huling pagsubok na daraanan ninyo. Dahil mahirap sa isang babaeng katulad ni Michelle. Anong ibig niyo sabihin tulad ni Michelle? Yung maganda, mabait, inosente. Yan ang mga katangiang hinahanap ng lalaki. Marami magkakagusto dyan.
Ibig ko sabihin eh, hindi naman niya entertain ni lahat yun. Alam naman na lahat. Ikaw lang ang mahal niya. Opo, Mama. Mahal niya ako. At sigurado ako doon. Sana nga, huwag siyang makatagpo na isang loko-loko. Alam mo na, yung matamis ang dila. Magaling magpaikot ng ulo. Mapagsamantala sa damdamin niya dahil sa gusto niya mapalapit ang kalooban ni Michelle sa kanya. Alam mo naman kasi si Michelle, walang nakikita kundi puro kabaitan ng isang tao. Nanay Mila! Ano? Okay ka na? Pinauwi ka na ng mga doktor? Oo. Ah, si Michelle, dumating na ba? Hindi, bakit? Babalik na ba siya dito? Oo, dito na ulit siya titira. Pag naayos na ang lahat, lilipat tayo sa Quezon. Doon na tayo maninirahan. Federico, sigurado ka ba dyan? E paano kumpanya? Hindi naman problema yan eh. Mapapalakad naman ang negosyo natin sa Quezon. Pero siyempre, ipipresent ko muna to sa board members natin. Eh, ba't hindi kaya konsultahin mo muna si Oliver? I'm sure marami siyang suggestions tungkol dyan sa move mo na yan. At para pag-present mo sa board, mas malinaw mo itong maipipresent. Well, you're right. Natawagan ko lang si Oliver para siguraduhin kung nasa bahay nga siya. Kakakausap ko lang sa kanya. Nasa bahay siya. Pero ang sabi niya, alis din daw siya in an hour. Kung ako sa'yo, habuli mo na siya bago siya makaalis ng bahay. Oh, sige. Anong tingin mo dyan? Oh, handa ka na ba? Oo, malapit na. Sige, maghihintay na lang ako sa labas. Ako naman mag-aatid sa'yo pabunta ka ng Federico eh. Oliver, maraming salamat. Wala yun. Gusto ko rin naman makita sa Federico para kamustahin siya eh. Hindi lang yun. Salamat sa pagkupkup mo sa akin. Salamat sa lahat ng tulong. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa kantunay na kaibigan. Federico, lumabas ka na pala ng ospital. Opo, kaka-check out ko lang. Si Oliver po. Naku, sigurado ako. Business na naman ang pag-uusapan ninyo. Ikaw talaga bata ka. Kalalabas mo lang ng ospital. Trabaho agad ang inaatupag nyo. Federico. Oliver, kailangan natin mag-usap. Ha? Bakit? Naistorbo ba kita? Andiyan ba yung girlfriend mo? Hindi. Alam mo naman wala akong girlfriend, ah. Anong wala? May lipstick mark ka pa dyan sa pisngi mo. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang may pumipigil sa akin na lumabas sa pintuan ito? Talagang ipipresent ko to sa board. Nag-set na nga ako ng meeting para bukas eh. Oliver, sorry, hindi na kita masasab... Thank you.